Dito sa Pilipinas, kahit sa ang barangay ka man magpunta, may basketball court kang makikita. Kaya nga ang sabi nila, di ba, paboritong sport at libangan nating mga Pinoy ang basketball. At meron tayong mga kapuso na kahit man physically challenged, aba, hindi nagpapahuli sa pag-shoot ng bola at pagpuntos sa hard court pati na rin sa buhay. Yan ang kwentong tinutukan ni Nico Wahe. Height is might. Sa sports na tulad ng basketball, malaki ang labang mo kung matangkad ka. Pero rito sa Marikina City, may isang point guard na pang MVP ang galawan. Sa kanyang bilis at liksi, talagang mapapakain ng alikabok ang kalaban. Siya ang 27-year-old scoring machine na si Murphy o Ampe sa mga tropa niya. Mahusay maglaro si Ampe. Ito ay sa kabila ng kanyang kapansanan. Makikitang maiksi ang kanyang lower left limb. Kung pagmamasdan, tila wala siyang hita. Pero sa kabila ng kanyang kondisyon, malakid lightning ang bilis niya sa loob ng hard court. Ngayon, let's talk about the game that you love. Kailan ka ba na humaling sa basketball? Nagsimula po yung pagka humaling ko sa basketball nung 5 years old, binigyan po ako ni Papa ng bola. So nakikita ko na rin po yung mga idol ko dito na nagbabasketball. Parang ang saya-saya naman laruin nun. Tapos yung umpisa, dribble-dribble lang, tira-tira sa court. Kaya yun, doon na rin po nag-start na nakilala. Sabi, uy, naglalaro yan. Kaya minsan yung ibang mga dinadayuan namin, tapos hindi ako kilala, sinasabi, maglalaro yan. Totoo, legit maglalaro talaga yan. Kumbaga nagugulat sila na maglalaro ako, tapos magugulat na lang sila na, alam, oo nga, magaling nga. Noong una, hindi naging madali para kay Ampe ang makipagsabayan sa loob ng court. Ay! Pero kalaunan, nagawa niyang sanay ng mga paa niya sa pagtakbo at pagtalon na parang isang true blue basketballista. Pero kung anong dami na ng puntos ang nagagawa niya sa hardcourt, siya ring dami ng mga pangungutyang natatanggap niya na parang mga offensive foul. Kaya naman sa labas ng court, natuto siyang dumipensa at magpakita ng swag o angas. At first po, mahirap kasi syempre, tampulan ka ng tukso, makikita ka lang dyan, sabihin, uy, syempre, ganun po talaga, pagkakaiba ka, lagi may masasabi sa'yo. Kasi ini-embarrass ka eh. Tapos sasabayan mo sila, tapos sila pa yung bandang huling maaasar sa'yo. And dun ko rin po siguro nakukuha yung mga kaibigan ko, kumbaga, okay pala to, hindi pala siya ganun, hindi pala siya ikunin, kumbaga, hindi pala siya madaling magiba or mauga. Sige, sabayan ko yung biro mo, pero talagang mapapahiya ka talaga sa akin kapag ka ganun. Isang basketball sa paborito kong sport mula noon pa. At para masubukan ang galing ni Ampe, syempre, hinamon ko siya. Siyempre parang iniisip ko na sasagarin ko ba ang paglalaro at baka ayoko kasing maramdaman niya na baka minamaliit ko siya dahil kumpleto ako. Pero hindi, pinaramdam niya sa akin na parang, Nico, kumpleto rin ako, laruin mo kung ano yung laro mo at maglalaro tayo ng patas. So, ayun, parang pinaramdam niya sa akin na ganun dapat yung maglaro laban sa kanya, yung game against him. Dapat ay patas at huwag ko siyang tignan na parang may kulang sa kanya o meron siyang kapansanan. Nice game, Ampe! Sa kabila ng pam-varsity player na kalibre ni Ampe, kahit kailan, hindi pa raw siya nakasali sa mga liga ng basketball. At least, di ba? Pero pangarap mo maglaro sa mga liga? Kung ano po, panganggang pangarap na lang sana. Dito sa barangay nyo, hindi ka sinasali? Hindi po ako sumasali. Kasi alam ko pong napaka-competitive po talaga ng laro ng basketball pagdating sa mga liga.
Pero ang pagkahumaling ni Ampe sa basketball, hindi lang niya ipinakikita sa paglalaro. Guys, tapos na ang laban, guys, no? So, nanalo. Active member din siya ng HoopX, isang advocacy group ng mga basketbolista na naglalayong mabigyan ng exposure ang mga manlalarong gustong makapasok sa mga intercollegiate at professional league sa bansa. Ang gandang ikot! Pinasa kay Steel! Long to, grabe ka na! Dito naman na ipakikita ni Ampe ang husay niya sa pag-host at commentator ng mga liga. At dahil natural kay Ampe ang hindi mapirmi sa bahay, pati ibang physical activities, inaral din niyang gawin. Bukod sa basketball, ano pa yung iba mong kaya pang gawin, mga physical activities? Uy sir, marami po. Like volleyball, badminton, rollerblades, skateboard, bike, marami po. Sobrang dami. Yeah, indikasyon lang yan na walang imposible. Omsing, wala pong imposible. Sa ngayon, walang permanenteng trabaho si Ampe. Hindi pa siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil nahinto siya noong nag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Nag-aaral pa po ako noon. Then, nung nagkaroon na ng mga lockdowns yan, di na rin po ako nakayang suportahan ng magulang ko. Wala kaming computer, wala kaming internet. So, wala po talaga akong magagamit na para makapag-aaral. Wala kang balak ulit? Meron po akong balak mag-aaral ngayon. Nag-iipon-ipon lang po. Pag walang laro o racket si Ampe sa labas, tinutulungan niya ang kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Mula pagkabata, hindi naman daw naging pabigat ang anak sa kanya dahil sa lusog at liksi ng pangangatawan nito. Masaya po kasi ganyan siya, okay naman. Hindi po ako nag-aalala na ano siya, na kakawawain siya ng iba. Hindi po. Kasi hindi naman siya po siya nagpapaapi. Mula sa pagkasilang ni Ampe, palaisipan pa rin kasi sa kanilang pamilya kung ano ang naging kondisyon niya. Ayun po, yung papalitan na po ng diaper, ano na, nakita niya na ganun. Sabi niya, ay mami, yung legs ng baby mo, yung isa maiksi. Kasi po yung tuhod niya po, dumugtong na po dito, wala po siyang hita. Siyempre po, nisip ko, bakit nagkaganon? Tapos sabi po yung papa niya, ipa-opera natin siya, yung baby natin. Wala po, hindi po nakakuha ng buto ng para ma-opera siya. Pero sabi naman po ng papa niya, okay na yung ganyan kasi healthy naman siya. Sinamahan namin si Ampe sa Philippine Orthopedic Center para maipatingin sa espesyalista. Yung pain niya, ito pa lang ang pangalawang pagkakataon na matitignan siya ng isang orthopedist. Ito masakit na. Hindi. Seeing the radiographs now, mukhang meron tayong diagnosis, which is proximal femoral focal deficiency, PFFD. Ito ay isa sa mga kondisyon na may kakulangan sa buto sa may bandang hita. It's rare kasi congenital siya. Ang cause nito is a genetic problem, so inborn. Inborn siya na genetic condition na kung saan yung parte ng buto na nagpapatubo o nagpapahaba ng buto, nagkaroon ng depekto. Pagdating sa management, there are two types of management. Isang hindi opera, isang opera. Pag sinabing operasyon, kailangan mong timbangin risk saka benefit. Kung mas mataas ang risk, huwag natin gawin. Mas mataas ang benefit, gawin natin. Kasi lahat naman ng operasyon, may posibleng complications. Kaya pala niya mag-basketball, kaya niya mag-badminton, kaya niya mag-skateboarding. Ang dami niyang sports na nagagawa even with his condition. Makes me optimistic na pwede tayong magawa ng management na hindi pang operasyon. Pwede tayong maglagay ng extension prosthesis. Prosthesis lang siya, idudugtong natin sa kung anong paa meron siya. This way, pwede pa rin niya ituloy lahat ng mga sporting activities na ginagawa niya. First time ko makita. Yung alin? Yung structure po ng katawan ko, nung hita ko, ganyan, nung mga bones, na nagulat ako na meron pala siya talagang buto. May femur pala talaga siya, pero
yun nga lang, suddenly, hindi talaga siya nag-grow. Kasi yung space nga daw ng paglalakihan ng buto is hindi ganun pantay. So, ayun po, isa rin sa mga ano, makagandahan kapag ka nagkaroon na ako ng prosthetics is makakakuha na po ako ng ano, motor. Yan, kung sakasakali. Kasi dati po, bike lang ako, ganyan-ganyan. Siyempre, ilang din po ako pagtutukod sa kaliwa. Wala akong pang tukod sa kaliwa. So, maganda nga na magkakaroon ng prosthetics kasi makakakuha na rin ako ng lisensya. Yan. Kasi gusto mo talaga magkamotor? Kasi gustong-gusto ko po talaga magkamotor. Siyempre, for travel na din po. Tsaka mas less hassle po siya kapag kaalis or may pupuntahan, nakamotor. Ika nga nila, bilog ang bola. Kaya kung tayo ay magsisikap, hindi tayo mananatiling nasa ilalim. At darating din ang araw na magiging kampyon tayo sa sarili nating istorya, sa loob man o labas ng court. Ako si Nico Wahe, kasama sa iisang brigada.